Maaari umanong masira ang pinaplano ni President Vladimir Putin na pagsalakay sa Ukraine matapos ang isang grupo ng mga Russian military officials ay kinontra ang kanyang mga pulisya tungkol sa Kiev. Sa isang nakakagulat na pagpuna, inilarawan ng mga Russian officials ang mga banta ni Putin na salakayin ang Ukraine bilang kriminal, mapanganib at walang kabuluhan. Iniulat ito matapos maglabas ang isang grupo na tinatawag na All Russian Officers Assembly ng isang liham na kumukontra umano sa mga plano ni Putin at na-publish din umano ito sa kanilang website noong nakaraang linggo. Naka-address umano ito sa presidente at mamamayan ng Russian Federation. Hinimok din ng mga mayakda ang mga kasamahan nila sa militar at mga ordinaryong tao na tutulan ang binabalak na pakikipagyera ni Putin. Sinabi sa sulat na sila umano ay isang grupo ng mga opisyal ng Russia at nagdidiman sila na abandonahin ang kriminal na pulisya ni Putin na pakikipagdigmaan dahil ang Russian Federation ay nag-iisa lamang laban sa united na pwersa ng mga Western countries. Ayon sa ulat ng media, ang organisasyon ay pinamumunuan ni Retired General Colonel Leonid Ivashov na isang nangungunang military hardliner noong 1990s. Ang 78 taong gulang na opisyal ay isa sa mga nagpasimuno sa kilalang standoff sa Pristina Airport noong 1999 Kosovo War. Ang General Colonel ay pinagretiro ni President Putin noong taong 2001 sa magang edad na 57. Itinatag na nasabing retired military officer ang kanyang All Russian Officers Assembly noong 2003 na kung saan ay pangunahing kinakalaban nito ang NATO. Ang ideolohiya ng grupo ay eclectic mix na Soviet nostalgia, religious orthodoxy at patriotic conservatism, mga elemento na hinahangad ng mga miyembro ng rehimeng Putin. Gayunpaman, palagi nilang pinupuna si President Vladimir Putin dahil sa pagiging corrupt umano nito at paulit-ulit din silang nagde-demand na tanggalin siya sa kanyang pwesto. Ibinasura din ng nasabing retired military official ang paulit-ulit na pag-aangkin ni Putin na ang NATO ay kumakatawan umano sa isang matinding banta sa existence ng Russia. Inakusan din ng dating military hardliner ang strongman ng Kremlin na si Putin umano ang posibleng maging dahilan sa pagkawasak at pagbagsak ng Russia, lalong-lalo na kung ipagpapatuloy ang pinaplano niyang pagsalakay sa Ukraine. Sinabi ng opisyal na the use of military force against Ukraine, firstly, will call into question the existence of Russia itself as a state. Secondly, it will forever make Russians and Ukrainians mortal enemies. Samantala, naglabas ang Russian Navy noong mga nakaraang linggo ng isang video footage na nagpapakita na nagpakawala ito ng missile mula sa isang submarine habang nagsasagawa ang nasabing serbisyo ng mga pagsasanay sa timog silangang bahagi ng bansa. Ipinakita ng Russian Ministry of Defense ang isang footage ng kilo-class submarine na Volkov na nagpakawala ng isang cruise missile habang nagsasanay sa Sea of Japan. Ginawa ito sa gitna ng patuloy na tumataas na tensyon sa pagitan ng Russia at NATO tungkol sa isyu sa Ukraine. Sinabi ng Defense Ministry ng Russia sa kanilang pahayag na, "Today, the Pacific Fleet's latest diesel-electric submarine Volkov launched a caliber cruise missile from the submerged position in the Sea of Japan against a ground target." Sinabi rin ng Defense Ministry na ang missile ay matagumpay na tumama sa coastal target sa Shorecom Tactical Ground na matatagpuan sa Khabarovsk Region sa itinakdang oras. Inilunsad ang nasabing missile sa layong humigit sa 1,000 kilometro. Idinagdag nito na mga barko at vessels ng kanilang Pacific Fleet, pati na ang mga aircraft at drones ay nagbigay ng suporta upang makapaglunsad sila ng missile.
Makikita rin sa footage ang control room ng nasabing submarine habang naghahanda ang mga crew nito na maglunsad ng missile. Maririnig din ang isang Russian submariner na nag-issue ng mga order sa intercom. Ginawa ang practice firing habang ang isang nagaganap na Russian military build-up ay nagdulot ng mga pangamba tungkol sa isang posibleng pagsalakay ng Moscow sa bansang Ukraine sa kabila ng pagtanggi ng mga Russian officials tungkol sa nasabing akusasyon. Noong nakaraang linggo, sinabi ni US President Joe Biden sa mga reporters na nilinaw niya kay Russian President Vladimir Putin na ang anumang troop movement sa Ukraine ay ituturing nila bilang isang pagsalakay. Sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos ng isang pagsalakay ay magdudulot ng isang malakas at coordinated na response mula sa Washington at mga kaalyado nito at malinaw na rin nilang inilatag ang mga ipapataw na economic sanctions kay President Putin. Samantala, si President Vladimir Putin ay patuloy na ipinapakita ang kakayahan ng kanyang sandatahang lakas sa pamamagitan ng pagdideploy ng mga warships sa Barents Sea upang magsanay sa pagprotekta sa isang major shipping lane sa Arctic.